Ang daming nagbibiro sa may TikTok na nagpapalaglag daw. Kung nagpapalaglag, nilikasa yan, ibigay sa inyo yan, bakit mo ilalaglag? So, gawa-gawa kayo, tapos, ano, ilalaglag mo lang. Kapagis, welcome back dito sa aking YouTube channel. At ngayon may bago na naman tayong videos. So sa video natin ngayon mga kapagis ay chika-chika lang tayo. Usapan na natin ito dahil naguguluhan ako sa nangyayari sa TikTok. At sinets ko rin naman dito sa TikTok ay sa may YouTube meron ding isyong ganito. Siyempre mga kapagis, hindi ko naman ito papalagpasin. At kung di ka pa nakasubscribe, ikaw ay mag-subscribe na at pinitigit na bell button para updated ka sa aking mga videos. Okay, eto naguguluhan ako mga kapagis dahil ako lagi ako nagtitiktok. Hindi ako nagtitiktok na sumasayaw. Nanonood ako lagi o katulad din ko ba kayo nalibangan yung TikTok. Lagi ako nanonood kasi ng TikTok. So, lagi kong nai-scroll yung eto nga yung nababalitaan nating coke at paracetamol. Hindi ko alam kung totoo ba itong nakaka-abortion. Yung iba naman gamot daw sa anxiety. So, naguguluhan ako kung para saan ba talaga siya. Hindi ko alam kung para saan ba talaga siya. So, naguguluhan ako kung ano ba talaga itong gamot na to. Bakit yung iba sabi, wag daw natin iinumin to dahil masama raw to sa kalusugan ko to, etc. etc. Naguguluhan talaga ako mga kabagis kung para saan ba talaga to. Yung iba talaga, pampalaglag daw ng bata. Tapos, nakakagaling daw siya ng anxiety. Naguguluhan ako kung anong inano niya. Tapos, nag-search naman ako sa YouTube kung para saan ba itong paracetamol at coke na to. Pero lumalabas talaga pang abortion talaga siya. Pero sa akin naman, sa akin palagay naman, paano magiging para sa abortion siya? Kung ganun sa palagay lang, ay malalaglag na yung bata. Di ba kawawa naman kung sa paraang ganun malalaglag yung bata. Pero ako, di ko lang alam kasi di ko naman din alam. Nanood naman ako sa YouTube kung totoo ba yun, real bang nakaka-abortion siya. Ngayon ko lang nalaman yung word na yun, mga abortion na yun, yung papalaglagin. Nalaman ko sa TikTok. Sa akin lang naman, bakit kailangan pa nilang gumawa ng ganun kung nakakasama naman pala sa isang tao yun, di ba? So, lahat, kapag nag-scroll ako sa TikTok, ayun yung lagi ko nakikita, yung coke at paracetamol. So, ang daming gumagawa ng content na yun. So, ngayon nag-film naman ako ngayon sa inyo dahil nga gusto ko talagang alamin to. At para siyempre may mga mag-comment din na para saan ba talaga tong itong paracetamol at ano na to. Pero karamihan nababasa ko naman ito sa anxiety at sa abortion. Ayun, dalawang klase lang talaga yung nababasa ko sa kanila. Tapos yung iba naman ginagawang memes to. Pwede rin daw sa mga ano, trip-trip lang daw, ganyan-ganto. So maraming dahilan. Meron naman din nag-experiment, di ba, kumuha sila ng coke. Tapos kumuha rin sila ng paracetamol. Nilagay nila yung paracetamol sa may, ano, sa may coke. Ang ginawa parang bumula siya. Ano pa kaya kapag nasadyan natin siya? Parang may spirit pa siya. So ganun yung nangyari. So kung sa dyan naman natin mangyayari yun, kung sa katawan natin mangyayari yun, ay siguro sasakit yung ating dyan. Ayun lang yung sa palagay ko. Kasi pinagsabay mo yung dalawang yun. Pero sabi nila ayun nga, kung buntis ka nga tapos uminom ka nun, ay pwedeng maka-apekto sa may bata na yun. Pwede raw sa mga kababaihan duduguin daw. Pero di ko alam, wala naman tayo alam sa mga ganyan. Pero eto nga, curious lang ako kasi nga nakikita ko sa my TikTok. Ayan yung laging nakikita ko, yung kada scroll ko, gumagawa sila ng kung ano-ano. At naririnig ko rin, eto panisto ko nga sa TikTok, naririnig ko rin na marami nakaka-testing na kapag daw yung iba daw talaga sakto daw siya kapag may anxiety ka, matagal ka raw, ano, pag daw uminom ka neto, matagal ka daw magigising, ganun daw, matagal ka raw magigising. Basta, gamot daw yung sa depression o kaya sa anxiety. Hindi ako nagsasabi na gamot talaga yung sa depression o anxiety. Binabasa ko lang yung mga nasa ano sa TikTok, kung ano yung mga nababasa ko. Kasi wala naman talaga akong alam dyan sa may coke na yan at sa may paracetamol na yan. Kasi nagtataka naman ako, paracetamol tsaka coke, ba't pagsasabihin nyo? Kasi kapag uminom tayo ng gamot, syempre ay inaano natin, tubig talaga. At saka yung paracetamol ay hindi, pwede siya sa mga buntis daw, pero kailangan ay hindi dapat daw ano, ma-overdose sa pag-inom ng paracetamol dahil masama daw yon.
At sa Coke naman daw at saka sa ano, naguguluhan talaga ako kung anong para saan ba talaga yung Coke at yung paracetamol na yon. Yung iba talaga nagsasabi na gamot siya sa may depression at yung iba nagsasabi siya sa may anxiety. Pero kung nag-aalanganin naman kayo gumamit, mga kabagis, kung ako naman sa inyo, wag na lang kayo gumamit kasi medyo delikado siya. Kasi wala akong nakikita pang mga doktor na nagre-recommenda na ayun yung gamitin natin. Yung mga ano, kasi sabi naman, di ba, matagal na may abortion, bakit hindi ayun yung ginamit? Baka mamaya kasi, nakita ko kasi may nag-experiment na bumula yung Coke. Siyempre, imagine mo kung sa katawan mo ginawa yun, di ba parang sobrang sakit ng tiyan mo. So, ayun lang yung masasabi ko dito, pero sabi nila yun niya, abortion at anxiety, gamot daw yun sa depression, tsaka sa anxiety na yan. Meron naman nag-testing daw, nagginamit daw nila nung gabi yun. Ang ginawa daw nila is hindi na raw sila, ano, ang side effect daw nun ay pwede kang hindi ka raw magising. O di ba, siyempre mahirap, hindi ka magigising na yun. Ayun daw yung side effect ng dalawang to. Pero kung ikaw naman magpapalaglag, tapos ayun naman yung gagamitin mo, siguro, siyempre, masama yung abortion na yan. Kaya marami rin magbabawal na gumamit na itong Coke at ng paracetamol na to, kung totoo man tong paracetamol na to, kung totoo tong pagsasamahin itong dalawang to, is pwede siyang mag-cause ng abortion, magpapalaglag. Kasi iba, ito lang masasabi ko, mga kabagis, kasi ang daming nagbibiro sa may TikTok na nagpapalaglag daw. Kung nagpapalaglag man yan, sana hindi nyo na lang kinalat pa. Kasi syempre, yung iba, gagaya mamaya mag-experiment mamaya yung iba, gayahin, di ba? Tapos yung iba, ginagawang katatawanan na meron daw sila sa bahay neto, ganyan-ganto. Tapos sa anxiety, sa depression, nakakagamot daw yun. Pero hindi ko naman alam kasi di pa naman ako nakakaranas ng anxiety tsaka yung depression na yan. Basta may side effect daw kapag daw gumamit ka neto. Ayun nga, hindi ka raw magigising. So mahirap naman yun. Hirap ka nga sa pagtulog. Siyempre, hinahanap mo naman yung ano, yung kompletong tulog, hindi yung magdamagang tulog. Kaya, ayun yung sabi dito sa mga nababasa. So, kasi nagbabasa lang ako sa may TikTok ng mga kung ano-ano na to. Hindi naman ako naniniwala kasi yung iba, iniisto ko naman parang mukhang mga sinungaling. Kung ang gumagawa lang ng content sa YouTube. Di ba alam kung saan nauso to? Kasi sa TikTok ko lang talaga to nauso to. Kala ko nag-experiment sila na ano, masarap-masarap. Na pala, pang ano na pala yun, mga abortion na pala yung nalalaman, Diyos ko po. Alam nyo, mga kabagis, masama raw tong abortion na to. Kasi napag-aralan namin yan, based on na yan, charot. Basta masama raw yung abortion kasi pagpapalaglag yun. Kumbaga, nililigka sa iyo yan, ibigay sa inyo yan, bakit mo ilalaglag? So, gawa-gawa kayo, tapos, ano, ilalaglag mo lang. Pero, ayun nga, huwag nyo na lang itry ito, mga kabagis, itong Coke at paracetamol na to. Nakikita ko kasi, nag-experiment sila, bumula. Yung paglagay nila ng paracetamol sa may Coke, bumula yung pinaka, ano, so nakakatakot gamitin siya. Kung, lalo na kung nasa tiyan natin siya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa tiyan natin. Baka mamaya may ganto ganyan na, may side effect nga raw. Basta, mahirap. Di ko alam kung sino yung paniniwalaan ko. Kasi meron dito depression, no, anxiety, ang hirap. Basta huwag nyo na lang testing tong dalawang klase na to. Mag-ano muna kayo sa mga doktor, mag-search-search muna kayo, mga kabagis. Baka sabihin nyo sa akin yung nalaman yung Coke at paracetamol na yun. Sinabi ko lang sa inyo yung nalalaman ko dito sa ano ko kasi nga napapanood ko to sa TikTok. Sinabi ko lang sa inyo kung ano tong paracetamol at itong Coke na to kapag pinagsama. Baka may nalalaman kayo, comment down below kayo. Naku-curious lang ako kasi sa tingin ko parang nakakasama siya kasi nakita ko ngayon experiment ng isang tao na bumula yung isang Coke paglagay nila ng paracetamol. So, ayun. Ayun lang yung alam ko dito sa dalawang products na to. At ito na tatapos tong video na to, mga kabagis. Kung meron ka pang makakaalaman about sa dalawang to, kung meron kayong alam dito na nakakasama, comment nyo para yung mga nakakabasa is ma-aware sila na bawal gamitin yung maganto. So ay, mga kabagis, dito na tinatapos itong video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Kung ito pa nakasubscribe, ikaw ay magsubscribe na pwede to click the bell button para updated ka sa aking mga videos. Bye!